Babala. Ang inyong mapapanood na dokumentaryo ay rated PG. Maaaring may tema, lengguwahe, larawan at eksena na hindi angkop sa mga may edad na mababa sa 17 taong gulang. Hinihingi ko po ang inyong malawak na pananaw at pag-iisip sa aking dokumentaryo. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng mga magulang upang mabigyan ng proteksyon ang mga kabataan mula sa mga masiselan at karahasan na paksa. Ang lungsod ng Kawasaki ay isang industrial city sa Japan. Maunlad, tahimik at kilala sa buong mundo dahil sa bukod-tangi at kakaibang festival na ipinagdidiriwang taon-taon. Ang pambihirang festival na ito ay inaalay sa mga kalalakihan ng Japan at dinarayo ng mga turista sa iba't ibang panig ng mundo. Ang hindi pangkaraniwang festival na ito ay tinatawag na Kanamara Matsuri Festival o pagdiriwang sa ari ng mga lalaki. Ang Kanamara Matsuri Festival ay kilala din sa tawag na Penis Festival, na ang ibig sabihin pagdiriwang sa kahalagahan ng ari ng mga lalaki. Ipinagdiriwang sa pinakaunang linggo tuwing buwan ng Abril kada taon. Kung iisipin, parang hindi bagay at hindi kanais-nais na magkaroon ng isang festival sa ari ng lalaki. Ang mga Hapon ay kilala na may magandang reputasyon. Banayad ang ugali, mahinahon at pribado ang kanilang buhay. Bakit nga ba may ganitong uri ng festival? Ito ba ay isang kalukohan o biro? O ito ba ay may malalim na kahulugan ng kanilang kultura at tradisyon? Ang Kanamara Matsuri Festival ay itunuturing na sagrado at banal na pagdiriwang ng mga Hapon. Halos buong kasapi ng pamilya ay dumadalo sa pagdiriwang upang ipagbunyi ang sexualidad, fertility at paglikha ng buhay. Naglipana sa buong lugar ang samot-saring pakulo na may kaugnayan sa ari ng lalaki. May mga sex toys na may iba't ibang hugis, laki at anyo. May mga kakanin, pagkain tulad ng hotdog na may hugis ari din. Patok na patok sa mga kababaihan ang mga lollipop na may mga kakaibang hugis din. Sa mga mag-asawang gustong magkaroon ng anak at sa mga babaeng gustong mabuntis at gustong lumigaya ang buhay pamilya, dinarayo nila ang festival na ito bilang paglalakbay mula sa malayong lugar. Thank you.
Sa kabilang dako, may mabuting naidulot ang Penis Festival na ito sa mga marginalized sector tulad ng LGBTQ. Ito ay nagbigay daan upang maiangat ang karapatan at kalayaan ng mga LGBTQ upang sila ay kilalanin, tanggapin at irespeto sa lipunan. Sa kasalukuyan, ang bansang Japan ay nahaharap sa isang malaking pagsubok dahil sa hindi inaasahang pagbaba ng birth rate o bilang ng kapanganakan kada taon. Nitong nagdaang taon, bumaba ang bilang ng sanggol na ipinanganak sa mahigit kumulang 800,000 na sanggol. Ang itinuturong dahilan ay ang lifestyle ng mga kababaihang Hapon. Ayaw na nilang magkaanak dahil sa high cost of living. Matataas na bilihin ng lahat ng bagay sa Japan at ang mababang incentives ng mga babaeng nagbubuntis. Kaya ang pamahalaan ay todo suporta sa anumang programa, maparami lang ang bilang ng kapanganakan taon-taon sa Japan. Dahil sa matinding demographic crisis na naranasan ng Japan ngayon, mas naging popular at kilala ang Kanamara Matsuri Festival. Isinusulong ng pamahala ang Hapon na mas paigtingin ang bilang ng birth rate upang muling umangat ang populasyon ng Japan para maging balanse ang growing economy nito. Kanamara Matsuri ay isang potensyal na solusyon upang muling manumbalik ang fertility rate ng bansa. Ang mga nakolektang pondo mula sa samot-saring pakulo ng Penis Festival ay napupunta sa pagtulong ng pagpapagamot ng mga biktima ng AIDS at iba pang sexually transmitted disease. Ang Kanamara Matsuri o Penis Festival ay matagal nang ipinagdiriwang sa Kawasaki, Japan. Ito ay minana nila mula sa kanilang mga ninuno at naipasa sa isang henerasyon tungo sa makabagong henerasyon sa kasalukuyan. Masagwa man sa tingin ng iba, bastos, hindi kanais-nais dahil pambihira, kailangang erespeto natin dahil ito ay bahagi na ng kanilang kultura at tradisyon ng mga Hapon. Ayon sa kasabihan, culture is shared, culture is relative. Ang kultura ay ibinabahagi ng bawat miyembro sa lipunan. Ito ang mga kilos at gawi na kanilang pinaniniwalaan at nakasanayan. Para sa iba, ito ay mali, pero para sa kanila, ito ay tama.